Good day mga ka-sports natin dyan. Maswerte talaga ang Creamline Cool Smashers players dahil pito nga sa kanila ang ating irerepresenta sa Cambodia sa darating na SEA Games. Pero alam nyo ba mga ka-sports natin dyan ay samot-sari talaga ang mga intriga ang ibinabato nga sa mga Creamline Cool Smashers player, lalo higit sa ating Queen Gemma Galanza. Kung saan nga isa nga si Gemma Galanza sa sinisilip nga ng mga kritiko niya na sinasabi na dapat daw ay hindi na ito isama sa national team dahil hindi naman daw ito katangkaran at hindi daw ito effective para nga maglaro nga sa darating natin na SEA Games. Ano ang masasabi nyo hinggil sa isyung ito sa ating Queen Gemma Galanza? Bakit ganito na lamang ang galit at ngit-ngit ng mga bashers ni Gemma hanggang sa ngayon ay hindi siya pinapatigil, samantalang alam naman natin kung kaninong kampo ang mga madalas na mga mag-bash sa ating Gemma Galanza? Aalamin natin yan hinggil nga sa post na yan na sinasabi na ang ating Gemma Galanza ay hindi raw effective pagdating sa national team. Kahit kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Drop it. Ayon nga sa isang post ng kritiko ng ating Gemma Galanza, ganito ang kanyang sinabi. Gemma is not that effective during international games. Yes, she's good in local games, but SEA Games is a different level of competition. Yan ang kanilang sinasabi. Sabi nga nila mga ka-sports natin dyan, ang ating Gemma Galanza ay hindi daw di umano uubra pagdating nga sa national team dahil kulang daw di umano ito sa tangkad. Yan ang karamihan na sinasabi nga ng kanyang mga bashers. Noon pa man ay sinasabi na nila na dapat alisin daw or palitan itong si Gemma Galanza dahil kahit sabihin natin na magaling daw ito, sa Pilipinas lang daw siya pwede. Yan ang kanilang sabi dahil nga kulang daw nga ito sa tangkad. Pero mga ka-sports natin dyan, alam natin na marami naman talagang naiinggit sa ating Gemma Galanza kung kaya talaga siya ay binabash nga ng kanyang mga kritiko. Dahil alam natin na siguro ay hindi nga nakasama sa national team ang kanilang mga gustong player or kanilang mga paboritong hinahangaan na mga balibulista ay hindi nga nakasama kung kaya pinag-iinitan nga nila ang posisyon nga ng ating Queen Gemma Galanza. Pero ipapasilip ko sa inyo mga ka-sports natin dyan kung bakit karapat-dapat ang ating Queen Gemma Galanza. Kita naman natin na kahit hindi siya ganong katangkaran pero umiibabaw yan sa mga blockers. Dahil nga matangkad nga ang mga blockers pero mataas naman ang talon ng ating Gemma Galanza. Aanhin mo ang matangkad kung ito naman ay lampa pagdating sa loob ng court. Kita naman natin na si Gemma Galanza kahit hindi to katangkaran, sobrang taas naman ng kanyang talon. Kung kaya masasabi natin na pwedeng-pwede talaga itong isabak sa darating na SEA Games. Matatandaan na nga natin ng last na lumaban sila kasama niya ang ating Michelle Gumabaw at ang buong Creamline team ay maganda ang naging posisyon nila sa AVZ Cup kung saan nga mga ka-sports nagkaroon tayo sa standing na mataas dahil po yan sa pagbubuhat nga ni Gemma Galanza at sa teamwork nga ng ating Creamline Cool Smashers na team. Alam natin na talaga nagtulungan sila at nang napanalo nga nila, tinalo nila ang South Korea at marami silang mga tinalo gaya ng Australia at kung ano-ano pang bansa tinalo nila, ay napaiyak nga dito si Gemma Galanza dahil sa sobrang dami daw ng mga nababasa niyang mga bashers ay talagang nakakasakit daw ito ng sama ng loob. Kung kaya nga ginalingan talaga nila upang walang masabi. Pero ganun talaga mga ka-sports natin dyan, kahit anong galing ng ating mga players ay talagang may masasabit at masasabi talaga ang mga bashers dahil yan na talaga ang trabaho nila, mang-bash na mga player kapag ayaw nila. Basta supportahan na lang natin ang ating Team Philippines. Dahil ang laban ni Gemma ay hindi lang para sa kanya kundi para sa ating bansa. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.